at patuloy pong naninindigan ang mga otoridad na walang dapat ikabahala sa mga balitang may banta ng terorismo sa Metro Manila. Noong Linggo kasi, naaresto po sa Quezon City ang isa sa mga nasangkot sa malagim na Valentine's Day bombing kung Tagurian. Ang pagkakaarestong yon ang nagtulak sa U.S. Embassy para maglabas ng tinatawag na travel advisory sa kanilang mga mamamayan na naririto sa Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang malagim na Valentine's Day bombing noong 2005 kung saan anim ang namatay sa pagpapasabog sa bus sa kanto ng Ayala sa EDSA Makati. Isa sa suspect noon si Ricardo Ayeras alias Abdul Karim Ayeras na inuugnay sa grupong Raja Sulaiman Movement. Naaresto siya noong 2007 pero nadismiss ang kaso at napakawalan si Ayeras. Makalipas ang ilang taon, nitong Linggo, muling dinakip si Ayeras at ang kasamahang sina Adrecio Valdez at Ricky Macapagal. Kwento ng source ng GMA News, dalawang buwan ding minanmanan ang galaw sa Metro Manila ni Ayeras na sinasabing nagpaplano na naman daw naman bomba sa Metro Manila. Palipat na raw sila ng hideout ng maaresto sa EDSA Muñoz, Quezon City ng mga elemento ng ISAF at PNP. Nakuha sa kanila ang isang granada at notebook na may nakasulat na guide sa paggawa ng improvised explosive device. Sa anibersaryo ng Philippine Arsenal sa Bataan, tinanong ng media si Defense Secretary Voltaire Gasmin, totoo bang may banta ng terorismo sa Metro Manila? Thank you. The threat has always been there. But the threat is minimized or diminished because of the active actions that we are undertaking. Sabi naman ni Secretary Gasmin, tinitignan na rin nila ang angulo na baka konektado ang banta ng terorismo sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa susunod na taon. Tiniyak naman ng palasyo na nakalatag na ang seguridad para sa pagbisita ng Santo Papa. We're continuously working on this so that we will ensure the safety of the Pope when he comes. We would like to assure, not just for the visit of the Pope, that our security forces are continuing to do their jobs so that we can sleep peacefully at night. Kung hindi na aresto ang tatlong suspect, dalawa daw sana ang target nilang pasabugan. Una, ang isang bar and restaurant sa Makati na marami ang dayuhang parokyano. At ang pangalawa ay ang isang sikat na establishmento sa Pasay City. Ilang beses daw binalikan nila Ayeras ang mga lugar na ito at sinurveillance. Pero sabi ng PNP, kinukumpirma pa nila ito. Sa ngayon, wala kaming nare-receive na threat sa Metro Manila. But again, ang sabi ko nga kanina is ang ating mga mamamayan, hinihiling natin na maging alert lang at vigilant. Subalit maging kalma lang po tayo. Labas-pasok na sa kulungan si Ayeras. Bukod sa Valentine's Day bombing, inaresto na rin si Ayeras noong 2011 dahil naman sa pambubomba sa Awang Airport sa Cotabato City. Pero pinakawalan din kinalaunan. Ayon pa sa source, si Ayeras ang sinasabing gumawa ng bomba na ginamit sa pagpapasabog ng Super Ferry 14 noong 2004 kung saan 74 ang nasawi. Ang Raja Sulaiman Movement ang umaming nasa likod ng pagsabog na ito. Kasama raw nila ang Abu Sayyaf. Matapos maaresto ang mga suspect, inalerto na ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang mga U.S. citizens na nakabase dito sa bansa. Pero sabi ng Department of Foreign Affairs, normal lang na nagbibigay ng security notice ang U.S. Embassy sa Manila, maging sa ibang bansa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.